nandun kami sa bahay nila kuya Enzo. Gabi-gabi, kinaabahan ako. Dito sa huli nilang live streaming na doon nung paglipat nila sa bahay, bagong bahay nila, maraming ikinuwento rito sila, Mariano at Shinier, na kumbaga hindi nila nagawa doon sa mga iba nilang live streaming. Kumbaga dito lang nila nakwento. Ngayon, isa na rito sa mga naikwento nila is kung bakit sila lumipat ng from Pampanga to Cavite. And yung future plan nila na yung kinagustuhan ko rin is yung gusto nilang mag-aral. Okay? The best yun. Yun yung pinaka the best na ginawa nila. At bilang influencer, magandang magaling sa kanila yun. Kasi marami silang followers talaga na medyo nasa age bracket nila or nasa middle age ng bracket nila. So, isa yun sa gusto kong i-share sa inyo dito kasi para sa akin talaga, education is the best na meron ang isang tao na walang makakanakaw. At yung mga reason na kung bakit sila lumipat sa Cavite is i-share din nila dito sa video na to. At bago po ako magsimula, ako nga po pala si CTMC06 and welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po para maging aware po kayo sa aking mga upcoming uploads. And nagre-reaction din po ako sa ibang video but more on kanila Mariano. So, kung meron po kayong mga comments, suggestion, leave it to our comment section. And kung gusto nyong i-share pa yung iba nyong kuro-kuro at iba nyong pang nalalaman tungkol sa dalawa, much better para mas dumami yung nakakaalam ng kung ano man yung alam ninyo. Okay? So, let's dive into the video and makinig muna tayo sa mga kwento nila bago tayo magbigay ng sarili kong opinion. At napakabasa ng dami ng pinagdaanong problema. Junjun 21, bakit po kayo lumipat ng Cavite? Siguro parang na yun yung problema doon. Kung anong meron doon? Kung anong meron doon sa Pampanga. Siguro, gusto namin dito sa Cavite kasi sobrang tahimik. Walang ano, parang peaceful. Peaceful. Tayong, sobrang tahimik talaga, guys. Kasi that time, nung nandun kami, both sides, hindi mapaalam. Alam mo, guys, nung nandun kami sa bahay nila, kay Enzo, gabi-gabi, kinaabahan ako. Kumakabog yung dibdib ko. Hindi ko alam kung gantong araw pupuntahan kami. Natatakot ako. Tapos, nag-decide kami ni Sabrina mamupahan dito sa south. Sa south. Tapos, kasi nandito din yung mga makakakulam niya. Napakaraming artist dito, guys. So, feeling ko naman, itong decision naman namin, right naman. Tsaka kasi, sinuportahan din ng... Noong una, guys, ayaw ni Cindy. Oo. Dito, nabili ko lang siya. Ayaw, kasi siya nung talaga, ano. Yano talaga ang nag-decide na dito. So nung una ako, ayoko. Sabi ko, gusto ko kasi ganito, ganyan muna, ganyan, ganyan. Ngayon, napilit niya naman ako. As usual naman. Siya naman lang ano. Siya naman talaga ang, kung ano yung decision niya, supportahan na. So, yun yung reason kung bakit sila pala napunta dito sa Cavite. Hindi lang nila basta naisip to. Kumbaga, gusto nilang lumayo dahil nga sa dami ng mga nangyari. Nanduroon yung dati nilang kumpanya, halos nanduroon din sa lugar na yun yung mga magulang niya at maraming nakakakilala sa kanya doon na, yun nga, di ba, naging issue kaya hindi siya umuwi sa lugar nila dahil nagiging sentro siya ng mga content ng mga tao doon, which is kasi nga, ayaw niya ng ganon. Parang magiging ano siya, laman ng balita, kumbaga, halos lahat ng kilos niya. Although, yun naman talaga yung nangyayari. Dahil nga social media influencer siya. Kaya lang, syempre, yung privacy at nung time na yun is nag-a-adjust siya. Okay? At fresh pa talaga yung nangyari. So, maigi na lang at ganun yung naging decision nila. At talagang parang north to south yung ginawa nila. So, hindi siya basta lang napunta ngayon kay Kimpoy Mendoza dahil gusto ni Kimpoy or kung sino man ang may gusto. Talagang nag-decide sila na pumunta ng south, which is Cavite yung napili nila. And actually, okay naman. Okay, taga Cavite po ako for information lang na okay ang Cavite. Totoo yung sinasabi nila na tahimik. Although, syempre, hindi naman mawawala yung mga konting krimen-krimen. Normal yan eh. Kumbaga, lalo sa kanila, baguhan sila, bago sila sa lugar. Actually, ang pag-aaralam ko, nasa Molino sila ngayon nakatira. Kasi parang doon yung bahay ni Kimpoy Mendoza. So, fresh start, kumbaga, ang ginawa nila. Although, gamble yun. Yung nga lang, syempre, inaral nila. Yun nga, marami silang makakakulab. Isa na dyan si Kiefer. Kiefer is parting GMA, which is part pa rin siya ng Cavite. So, maganda yung decision na ginawa nila. Para sa bagong simula nila, is a very good start. And ngayon, may sarili na silang inuupahang bahay, which is still nasa parte pa rin ng Molino. Kung
tama man yung sinasabi ko. So yung pagkakamayon yung alam ko, nasa muli na sila nakatira. But which part of muli na, wala na akong idea. Okay? Sige, wait lang. Modesto, Salvador Jr., shout out sa inyo. Saan kayo dito sa Cavite secret po? Ayaw nilang sabihin kung saan sila sa Cavite. Pero yun kasi yung ano, huling pagkakaalam ko. Parang nabanggit siya na nasa Molino sila. Nasa Molino sila. Hanapin nyo yung more. Guys, sabi mag-aaral lang. Sabi ko, hindi mo pag-aaral din. Sabi ko, mag-aaral din siya. Sabi ko, mag-aaral din siya. Pero ako, nag-enroll na ako ni kanina. Pero, itutuloy ko yung course ko. Kasi, mahirap na mag-shift ng course, guys. So, importante sa akin talaga na makatapos ako ng pag-aaral ko. Kaya sabi ko, yan. Kaya sabi ko, mag-aaral ako ulit. Sabi niya, ikaw lang. Sabi ko, hindi, mag-aaral ka din ulit. Sabi ko sa kanya. Kasi, masarap sa feeling na may natapos ka. Yun talagang, doon talaga tunay na mapapasaya yung mga magulang mo, mga tao sa paligid mo. Talaga sila tunay na magiging proud sa'yo. Kaya sabi nga ni Mariana G, para kang pag-aaral. Kasi hindi ka maagaw sa akin. Di ba? Sabi mo. Eto, yung the best para sa akin na gagawin nila. Okay? Magandang desisyon to. 100% talaga support ako sa ganitong pangarap nila. Iba kasi talaga ang may pinag-aralan at may tinapos. Hindi ko sa minamaliit yung mga walang pinag-aralan, pero iba ang labanan, lalo na sa generation nila. Diba? Yung, may mayroon nga mga tapos na eh, wala pang nakukuha ang trabaho. What more kung wala kang tinapos? So, very good yung decision nila na yun. At ganun din si Mariano, kung gusto niya mag-aral, the best yan. Yan talaga yung gusto kong makita sa kanila. Yung makapagtapos sila ng pag-aaral nila. Bata pa sila. Si Mariano, 19. Si Cindy, ilang taon pa lang? 21? 20, I'm not sure of her age. But, kumbaga, kaya pa nila. Okay? Marami siguradong susuporta sa kanila. Ituloy sana nila yung pangarap nila. No, actually, si Cindy, nag-enroll na. So, sana gawin din ni Mariano. Kasi iba talaga. At kasi marami silang followers na magiging inspirasyon talaga sila. At oras na ginawa nila to, sigurado ako, marami ang madadagdag sa mga susubaybay sa kanila. Promise yan. Okay? Kasi ako bilang ama, yan yung pangarap ko sa mga anak ko. It's, yun din ang pangarap ng mga magulang ni Cindy sa kanya na makapagtapos. So, sana gawin talaga nila yun. And I really support this too pag ginawa nila yun. And, mas malayo yung mararating nila. Yung vlogging na yan, kumbaga nandyan na yan. Okay? Kaya pa rin lang gawin yan. Maganda nga yun. Yun yung iba-vlog nila, yung daily routine nila sa pagpasok sa school, di ba? Kaya pa rin nilang gawin yung mag-vlog, sigurado yan. So, I'm very happy sa desisyon ni Cindy na mag-enroll ulit at sana si Mariano isumunod. Magpinsan ba kayo, Idol Yano, pati si Kuya Enzo? Pa-shoutout na rin. Hindi po. Hindi po. Para si Kuya Enzo po, ninong ni Yano. Ninong ko po si Kuya Enzo. Nung nagpabinag si Yano, ninong si Kuya Enzo. Tsaka po si Yano, ninong ko. Sino? Si Kat. Oo. Ninong ko siya. Sa si Kat. Nagpabinag. Ninong niya si Kat nung nagpabinag siya. Kaso, sa... Kaso hindi ako matin. Kaso, sa reception dumatin. Sa kain na dumatin. Sa kain na dumatin. So, actually, namimiss ko na rin si Kat. Kasi Enzo nag-alaga sa akin tayo na, nawala siya. Nawala yun. Eh, that's new. Ewan ko, siguro kayo, kung iba sa inyo na alam na yun, pero ako first time kong nalaman. Ninang sa binyag niya, si Kat Rivera. So, ninang niya pala yun. Inaanak siya ngayon ni Kat Rivera. Kasi alam naman natin, parang sa mga katutubo, sa katulad nila Mariano, parang hindi ata puso ang binyagan. I'm not too sure, kasi hindi siya nabinyagan. So, si Enzo, sa pagliligaw ng karamihan, kung ano ba si Enzo, kahit ako hindi ko alam kung anong role ng Enzo sa buhay niya, ayun pala, malaking part sa pagiging Kristiyano o tao ni Mariano, yung nabinyagan siya. And si Kat din pala, is ganun yung naging role sa kanya, hindi lang siya basta kaibigan, kundi tumay yung magiging pangalawang magulang ni Mariano. And, speaking of Kat Rivera, ako, isa sa naniniwala na sana masuportahan din si Kat Rivera. Wala akong anything about kay Kat. Hindi ko siya ganun kakilala, pero kumbaga isa siya sa mapagkakatiwalaan nila Mariano, to say the least. Okay? So,
kung medyo doubt kayo kay Kat Rivera, why not watch some of her video para magkaroon tayo ng idea kung sino ba talaga siya. And I might upload more about her also regarding sa mga vlogs niya. Okay? So hanggang dito na lang muna po ito, and thank you very much.